Hello. Morning, sa lahat. Eto na ang Botanical Garden sa Baguio City. Eto na ang Botanical Garden sa Baguio City. At eto na ang parking park sa taas tapat ng kalsada. At ito naman ang pamilihan ng mga souvenir na produkto ng Baguio City tulad ng kamisita, wood carving at marami pang iba. Bukod sa Burnham Park na pamasong pasyalan at landmark ng Baguio City, may isa pang maipapagmalaking pasyalan sa Summer Capital of the Philippines na tinaguri ang Green Park, ang Botanical Garden. Ang siyam na ektaryang Botanical Garden ay dating tinawag na Botanical Garden and Ecological Garden dahil may mga inalaga ang iba't ibang hayop dito. Subalit kalaunan ay nawala na. Tinawag din itong Imelda Park mula sa pangalan ni First Lady Imelda Marcos. At tinawag din itong Igorot Village dahil naging tahanan din ito ng Igorot artist na lumikha sa Igorot houses at statue na nakalagay sa loob nito. Bago ka pa man pumasok sa garden, ay makikita ang matatandang Igorot na suot ang kanilang native costume na pwedeng alukin sa picture para pang souvenir. Sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng siyudad ng Baguio, noong September 1, 2009, ang garden na ito ay pinangalanan ng Baguio Centennial Park sa okasyong iyon. Itinayo sa bukana ng park ang bronze sculpture ng pamusong Filipino artist na si Ben-hur Villannueva na naglararawan sa original na builders ng lungsod na kinabibilangan ng Cordillera natives, Americans, Chinese, at Japanese. Bagamat napalitan ang pangalan nito, pinatili pa rin ng city government na tawagin itong Botanical Garden dahil nakaugalian na itong hanapin at puntahan ng mga turista sa ganitong katawagan. Sa pamamasyal sa loob, sandali mong makakalimutan ang magulong syudad mula sa traffic, pollution ng mga sasakyan at dami ng tao sa lansangan. Dahil ang makikita mo rito ay ang naglalakihan at humahalimuyak na pine tree at iba't ibang klase ng halaman at bulaklak, siyempre pa malamig na klima. Hanggang lang dyan tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Salamat sa panonood.